alamin po natin kung may paggalaw ba sa presyo ng manok sa mga palengke dahil nga po sa napaulat ng Department of Agriculture na may bird flu sa Santo Tomas, Pampanga. Nasa Tandang Sora Market si Luisa Erispe live. Luisa, kamusta ang bentahan ng manok dyan? Rise and Shine Pilipinas. Dayan, matapos nga mapaulat na nasa 100,000 manok ang kailangang patayin o katayin dahil nga sa paglaganap ng bird flu, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tumataas ang presyo ng manok sa mga palengke sa Metro Manila. Katunayan nga, Dayan, dito sa Tandang Sora Market, nananatili pa rin sa 220 pesos ang presyo ng manok kada kilo at 230 pesos naman ang choice cut. Ito pa yung presyo na dulot ng pagtaas ng produktong petrolyo. Pero reklamo ng mga nagtitinda, bagamat hindi pa nga nila ramdam yung taas ng presyo dahil sa bird flu, tumumal naman ang bentahan ng manok dahil sa takot ng mga mamimili sa virus. Kaya ngayon, mahal na ang manok, matumal pa. Kaya swertihan na lang kung makabenta pa ng marami-rami sa araw-araw. Sa ibang palengke naman sa Metro Manila, Dayan, base sa price monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ng manok kada kilo naglalaro na sa 180 hanggang 210 pesos. Wala pang abiso kung magtataas ang presyo nito sa mga susunod na araw o linggo dahil sa banta ng bird flu, pero patuloy ang pinipigilan ng Department of Agriculture. Pero ito, Dayan, kung may tumaas ang presyo, yan ay ang presyo ng asukal at mantika. Ang asukal tumaas na agad ng 5 piso mula noong isang linggo dahil ang asukal na puti, gayon din ang pula, ay naglalaro na ng 65 hanggang 90 pesos kada 350 grams o 1/4. Ang mantika naman, nagtaas na rin ng presyo ng 5 piso. Ang kada isang litro ng palm oil ay 115 pesos na at ang coconut oil naman ay 110 pesos na. Dayan, ang pagtaas ng presyo ng asukal at ng mantika ay dulot pa rin nga ng sigalot sa pakitan ng Ukraine at Russia dahil nga hanggang sa ngayon ay nahihirapan tayo na mag-import ng mga asukal at pati na rin ng mantika. Kaya hanggang ngayon tumataas pa rin yung presyo. Ang kinakatakot lang ng mga nagtitinda ay baka sa mga susunod na araw, susunod na linggo, tumaas pa rin yung presyo. At syempre pati na rin itong manok, patuloy na binabantayan niya ng Department of Agriculture dahil nga posible rin yan tumaas dahil nga sa paglaganap ng bird flu. At yan muna ang latest mula rito sa Tandang Sora. Balik muna sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.